Ito po si Sandra Ka. Maswerte po ito mga tol sapagkat na-acquit po ito sa kaso niyang murder. Ano, inakusahan po ito ng di umano'y pag-uutos ng pagpapapatay sa isang politiko. Diyan po sa Masbate, Vice Mayor po iyong pinatay noong 2019. Subalit, makalipas po ang ilang taon, noong January 2023, ipinawalang sala po itong si Sandra Cam. Kaya napakaswerte po nito. At hindi na po siya makukulong. Pero kung hindi siya sinwerte, malamang sa malamang, reklusyon perpetua po ang hatol sa murder. Yan po ay pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years. Ganun pa man, sa kabila po ng swerte niya, patuloy po sa pamumulitika kasi alam naman natin na ang laki po ng naging pakinabang nito sa mga Duterte. Kaya naman ngayon, dahil wala na silang visa, sinisiraan niya po ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez R. Marcos Jr. At sinasabi na kung hindi daw po dahil sa mga Duterte, wala pong Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Totoo ba yun? Nakakatawa, no? Ang appropriate siguro na circumstances, kung hindi dahil sa mga Marcos, walang naging Rodrigo Duterte na presidente at walang naging vice-presidente na Sara Duterte Carpio. Pakinggan po natin at reaksyonan ang vlog nitong si Kakopi. Kahapon yata ito, kagabi, no? At dito po tayo magbase sa ating magiging reaksyon sa oras po na ito. Kinala niyo si Sandra Cam, di ba? Solid Duterte supporter ito eh. Abay, muli niya na naman inulit ito na wala daw pong Presidente Marcos kung wala ang mga Duterte. Naalala niyo yung unang nagsabi niyan, si Tambaluslos na Direktor, Daryl Yap. Kung naaalala ninyo yung interview niya sa SMN, ay sinabi ng Tambaluslos na Direktor na yan na hindi mapapalapit ang mga Marcos sa puso ng tao kung hindi dahil sa mga Duterte. Wala rin pong katotohanan yon. Ito kasing mga DDS at DD sheets, parang mga nababaliw po sila ngayon sa kapangyarihan dahil hindi nila makuha yung gusto nila at yon ang maging pangulo ng Pilipinas ang mga Duterte. Hindi sila makapag-intay. Ayaw na ayaw talaga nilang mawala panandalian sa kanila ang kapangyarihan kaya pilit po nilang itong aagawin sa anumang kaparaanan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po tayo makakapayag dyan mga tol. Uy, malaki na po ang utang na loob sa mga Duterte. At nanggagalaitis na dito kay Speaker Martin Romualdez. G na G ito. Bakit ba sila galit na galit kay Speaker Martin Romualdez? Ang nakikita ko, una, selos. Kasi malapit talaga si Speaker Martin Romualdez sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, baka natetreaten sila kahit sinasabi nilang malakas si Sara Duterte. Etreaten sila dito sa lumalakas na publicity nitong si Speaker Martin Romualdez sa kasalukuyan at maybe sa hinaharap. Kaya baka pagdating ng 2028, iniisip nila magiging kalaban po ito nitong si Sara Duterte at ngayon pa lamang sirain na natin itong si Romualdez. Itong si Sandra Camat, muli niya na lamang niya-remind na sinabi daw talaga ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na weak leader itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ano to? Ang ibig sabihin mo dito, madam? Anyway, sige, pakinggan natin ito. Siyempre, saan magmumula yung balita na yan? Walang iba kundi sa FMNI. Sige, play natin kakopi itong balita na ito. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara, sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. Wala. Nakakatawa, no? Kung hindi daw sumabay si Inday Sara, walang Marcos na presidente ngayon. Bugok ka ba, Sandra Cam? Isa kaya tang bugok pero baka ipapatay mo ako ah. Ngayon, dahil bugok ka, ipapaliwanag ko sa iyo, Sandra Cam. Ganito ang situations noon. October 6, prior to October 6, ay nagpapahayag na itong si Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. At yung mga supporter niya katulad nyo, mga atat pa rin na magpatuloy ang Duterte. Pero hindi kayo pinakinggan ni Sara Duterte. Nagkaroon ng filing of certificate of candidacy. Ano ang ginawa ni Sara Duterte Carpio? Nag-file ng kanyang certificate of candidacy para po sa pagka-mayor sa Davao City. At yon ang kanyang initial na plano. Ngayon, dahil nga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos talagang kumpirmado sa kanyang sarili na mananalo siya. Dahil alam niya naman na siya ang talagang nanalo noong 2016, bagamat ayon sa kampo ng ating Pangulo na daya sila, October 6, nag-file ng Certificate of Candidacy itong si Pangulong Bongbong Marcos. October 6 pa lamang, alam na ng sambayan ng Pilipino na tatakbo siya sa pagkapangulo.
bakit mo sasabihin ngayon na si Sara Duterte ay nakisabay lamang ang pangulo ngayon sa kanya? Kung merong mang nakasabay dito, nakiangkas, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Bakit? Before the deadline ng November 15, 2022, nagbago ang isip ng mga Duterte. Sinungaling talaga, no? Hindi marunong tumapad sa kanilang mga sinasabi. Kaya nga, ginawa ni Sara Duterte, dahil estratehiya naman nilang magsinungaling sa tao, magpa-kemi-kemi sa tao, nag-BTU bilang kandidato ng lungsod ng Davao bilang mayor at tumakbo para sa pagka-vice presidente. Meeting halfway daw yung kanyang mga supporter. Dahil ang gusto ng mga supporter niya, siya ay maging pangulo at ayaw naman niya maging pangulo, kaya sa vice president na lamang. Ngayon, ano ang sinasabi mo? Anong kaugnayan ng pagiging pangulo nitong si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsakay nitong si Sara Duterte bilang ikalawang pangulo sa kanyang kandidatura? Kung meron mang sumakay dito, Sandra Cram, walang Sandra Scam, ay hindi, Sandra Cram pala, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Siya ang nakisakay sa pagkandidato ng pangulo sa national position. Hindi nyo maikakailayan. Yan ang facts, yan ang katotohanan. Nakisakay lamang itong si Sara Duterte sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po nabuo ang Uniteam. Agree ka ba dyan? Kung wala daw po si Inday Sara Duterte na hindi sumabay kay Pangulong Bongbong Marcos, abay wala daw pong Marcos na presidente. Agree ka ba dyan? Nanalo, ibig sabihin, nanalo si PBBM dahil kay Vice President Sara Duterte. Yan ang sinasabi dito ni Sandra Cam, at ganoon din po yung belief ng ibang mga supporters ng Duterte. So pa? Wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara yung sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. Tanga ka ba, Sandra Cam? Mukhang napakatanga mo talaga eh. Pero kung ipapapatay mo ako, siguraduhin mo magtatagumpay ka na hindi ka mabubuko, ha? Kasi mamamatay tao daw ito. Daw, ha? Na-acquit lamang. Mamamatay daw tao daw po ito. Manang-mana sa kanilang pinufoon. Daw yun, ha? Daw, kasi hindi naman napatunayan. Ngayon, kung hindi ka tanga, Sandra Cam, dapat alam mo ang katotohanan. Unang-una, sino-sino ba ang mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos? Si Lenny Robredo, si Pampilo Lacson, si Isko Moreno, yung mga kilala na lamang ang babanggitin natin, si Manny Pacquiao, kasi sampu sila eh. Pero yung iba, di naman kilala. Sa tingin mo, mananalo yon sa pagkapangulo kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi mananalo ang mga yon. Pero ipagpalagay natin, kung tumakbo sa pagkapangulo itong si Sara Duterte Carpio, tingin mo mananalo si Sara Carpio? Hindi. Kasi bakit? Significant ang numbers ng mga PBBM supporter at mga loyalista. Mas marami ang mga PBBM supporter at mga loyalista. At sigurado, hindi nyo kayang talunin ang bilang ng mga PBBM supporter at mga loyalista. Kakaunti lamang kayong mga DDS kayo. Hindi kayo ganun karami. Kung babalikan natin ang kasaysayan noong 2016, hindi mananalo si Rodrigo Duterte sa pagkapangulo kung hindi sinuportahan ng mga loyalista. At nauto kayo doon, pasensya na kayo mga loyalista, ha? Prangka tayong magsalita rito, totoo naman na uto kayo eh ng mga Rodrigo Duterte na ito nung ibinoto niyo siya noong 2016. Kasi bakit? Wala talaga eh. Sa loob ng 6 na taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, may napala ba ang Pilipinas? Wala. Nabaon sa kautangan ang Pilipinas. Mula sa pagkakautang na almost 7 trillion pesos ng Aquino administration, ibinaon ito ni Rodrigo Duterte ng halos 13 trillion pesos. Ganyan kalaki ang ginawang pag-utang nitong si Rodrigo Duterte sa noong panahon ng kanyang panunungkulan. Isama nyo pa dyan ang di umano'y crimes against humanity, partikular yung war on drugs. Libo-libong Pilipino ang pinatay, pero naalis ba ang illegal na droga? Wala. In fact, sa panahon pa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na paghuhuli, yung mga drug lords na malalaki at naglipa na ang kanilang gawain sa panahon ng Duterte administration. Kaya sino pinagluloko ninyo? Pangatlo, yung sinasabi ni Duterte na korupsyon at kriminalidad, naalis ba? Hindi. Sapagkat sa kanya mismong panunungkulan, talamak ang naging korupsyon. Nandiyan ang methamphetamine hydrochloride o shabu na pumasok sa ating bansa noong 2017 at nakalusot ito sa Bureau of Customs. Nandiyan ang pastilla scam
nandiyan ang GCTA for sale, yung good conduct time allowance, nandiyan ang during pandemic, yung Parmalee deal, yung laptop deal, at kung ano-ano pang mga korupsyon sa ilalim ng watch nitong si Rodrigo Duterte. O kaya kayong mga loyalista, pasensya na kayo sa sinabi ko, eh talagang yung, kung kayo po ay bumoto dito po kay Rodrigo Duterte noong 2016, malinaw po na nauto kayo ni Rodrigo Duterte. At unfortunately, nauto rin tayo nitong si Sara Duterte noong 2022. Lahat po tayo nauto na kasi binoto po natin si Sara Duterte. Tapos yung mga DDS naman, hindi ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos. And that explains kung bakit 32 million ang nakuha nitong si Sara Duterte compared sa ating Pangulo na 31 million lamang. Dahil yung mga DDS, hindi binoto si Pangulong Bongbong Marcos. Instead, ang isinulong po nila na kandidato is either si Isko, si Manny, or saka si Lenny Robredo. Ganyan ang mga Duterte supporters. Mga dating dilaw po kasi ito, mga tol, na nagpapanggap po na kunyari galit sa mga dilaw. Pero sa totoo lamang, mga dating dilawan po ang mga yan na nung makakita ng pagkakataon para po i-vilify ang mga dilaw, ay itinake po nila yung opportunity na ito at ginamit tayong mga PBBM supporter at Marcos loyalist para po makuha nila ang ating mga boto noong 2016. Pero hindi naman ako nagboto dyan kay Rodrigo Duterte. Kasi ang ibinoto ko si Miriam Defensor at saka si Pangulong Bongbong Marcos noong 2016 nung sila po ay kumakandidato sa pagka-presidente at pagka-vice-presidente. Oo. Tapos ngayon sasabihin nitong si Sandra Cam, eh kung hindi dahil kay Sara Duterte, kung hindi dahil sa mga Duterte, walang Pangulo ng Pilipinas na nagngangalang Ferdinand Romualdez R. Marcos Jr. Nako, maling-mali po kayo. Katangahan po yan pagka ganyan po ang naging paniniwala ninyo. Walang bases at ang malustos na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin ko. Hindi ba nahihiya ang tao na ito sa kanyang sinasabi? Ginagamit niya ang salitang bastos. Sino ba ang bastos? Kung meron mang bastos dito, walang iba kundi si Rodrigo Duterte at kayong mga DDS at mga DD sheets. Kailan ba nagpakita ng kabastusan si Speaker Martin Romualdez? Wala akong matandaan na nagpakita ng kabastusan si Speaker Martin Romualdez. Kayo, lagi ninyong binabasto si Pangulong Bongbong Marcos at lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan ito. Noong nagkaroon ng kaso si Gerald Bantag, which is hindi dapat pinupolitika dahil po iyon ay paglabag sa batas, pagpapapatay ng tao, ano ang ginawa ninyo? Binastos po ninyo si Secretary Boyeng Remulla, si Secretary Benhor Abalos at ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil pinagtatanggol nyo si Gerald Bantag na isang mamamatay tao. Aminado naman si Gerald Bantag na mamamatay tao siya. Tapos ngayon, nung kinasuhan dahil po sa pagpatay kay June Villamor at kay Percy Lapid noong October 18 at October 3, 2022 respectively, diyan po sa Muntinlupa at Las Piñas City, eh ito kayo ngayon, ginagamit nyo ang politika at sinasabi nyo pinapersecute ang mga Duterte dahil supporter din itong si Gerald Bantag. Hindi pa kayo nakontento sa pambabastos ninyo sa kasalukuyang gobyerno. Noong pinatay, noong March 4, ito pong si, is it March 3 or March 4, 2023, itong si Governor Ruel Degamo at ang sinasabing mastermind nito ay si Arnulfo Teves. Ano ang ginawa nyong mga DDS at DD sheets? Pinagtanggol nyo na naman itong si Arnulfo Teves at sinasabi nyo pinupolitika na naman ni Pangulong Bongbong Marcos dahil supporter daw po ito ng mga Duterte at kalaban sa politika ng mga Marcos. O, wala naman kayong pinaghuhugutan na katotohanan doon dahil ang ebidensya, ang itinuturo ay itong si Arnulfo Teves bilang mastermind sa pagpapapatay kay Ruel Degamo at siyam na iba pa o walo na iba pa kasi bali siyam yata lahat sila tapos 16 ang seriously injured. Lahat po yan wineponize ninyo para po ang mga supporters na mga tatanga-tanga na naniniwala sa inyo ay magalit sa kasalukuyang gobyerno at paniwalaan ang mga naratibo ninyo. Yung mga vloggers na kumakampi dito kay Teves, kay Bantag at sa mga Duterte, hindi nyo ba nakikita kung paano nila binabastos ang ating Pangulo ng Pilipinas? Hindi nyo ba nakikita kung paano nila pinapakalat ang kasinungalingan? Tapos sasabihin nyo rito sa aming programa, oh, ito na naman ang nagpapakalat ng kasinungalingan. Paano nyo nasasabing nagpapakalat ako ng kasinungalingan kung ang pinagbabasihan ko ay mga balita
at ang mga opinyon na aking pinaghuhugutan ay may mga pinaggagalingang mga katotohanan katulad po ng batas, katulad po ng mga circumstances na nangyari po sa ating lipunan. Pero yung pinaniniwalaan ninyo at sinasabi nyo nagsasabi ng totoo, mga nagmamarites lamang at wala namang ebidensya na ipinapakita sa harapan ng publiko. Sasabihan nyo akong sinungaling ako, pero makatotohanan ang sinasabi ni Claire Eden Contreras. Anong uri ng pag-iisip yan? Sasabihan yung sinungaling ako, tapos paniniwalaan nyo yung isang retiradong general na saksakan po ng kasinungalingan na ngayon kumakaharap sa kaso sa paglabag po sa Article 154 ng ating Revised Penal Code or Unlawful Publications, yung fake news sa madaling salita in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Sasabihan nyo ako ng sinungaling ako, tapos paniniwalaan nyo yung isang gagong lipunan dyan sa Canada na walang ginawa kung hindi siraan ng kasalukuyang gobyerno ang ating Pangulo at ang ating First Lady. Sasabihan nyo ako ng sinungaling ako at paniniwalaan nyo yung isang mahilig manghingi ng kape, si Badong Aratiles, na walang ginawa kung hindi siraan din ang kasalukuyang gobyerno. Sasabihan nyo ako ng sinungaling ako at paniniwalaan nyo yung isang mahilig ding manghingi ng Gcash na si Banat Bay. Paniniwalaan nyo siya at nagsasabi ng katotohanan, pero puro pambibintang lang din ang ginagawa sa kasalukuyang gobyerno. Lahat ng sinasabi namin dito, paano nyo masasabing kasinungalingan kung mismo si Rodrigo Duterte ang nagsambit na siya ay mamamatay tao, na kung sino, na kung si mismong Rodrigo Duterte ang nagsambit na siya ay nananawagan sa taong bayan na huwag magbayad ng buwis, na si Rodrigo Duterte ang nagsambit na siya ay nananawagan sa ating kapulisan at lahat ng mga Pilipino kasundaluhan na i-audit ang House of Representatives, na si Rodrigo Duterte ay sinabi niya sa harapan ng publiko na ginagamit niya ang confidential funds para magpapatay ng tao, na si Sara Duterte ginamit ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022, na si Pulong Duterte binigyan ng 51 billion pesos ng kanyang ama bilang pondo nito sa First District ng City of Davao mula noong 2020 hanggang 2022. Nasaan ang kasinungalingan dyan? Tapos sasabihin niyo pang ako sinungaling? Lahat ng mga sinasabi po namin dito, mayroong pinaghuhugutan na katotohanan. Mapapanood at mababasa niyo po yan sa mga balita. Pero yung mga pinapakalat ninyo, mga kasinungalingan para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya nito, lalong-lalo na sa ating First Lady Lisa Araneta Marcos, nasaan kayo umuhugot ng katotohanan? Kay Maharlika? Sa mga paninirang ginagawa niya at pagchichismis niya sa harapan ng publiko na kumakaharap ngayon sa kaso din bilang paglabag sa Cybercrime Prevention Act o yung cyber libel? Kinasuhan siya nitong si Anthony Taberna ng libel dahil sa paninira niya sa kanyang pamilya. O, naniniwala kayo sa mga ganyang uri ng tao? Mga anak ng teteng kayo? Kung kayo ay mga tatanga-tanga, bobo, siraulo, tambaloslos at mga masokista, huwag nyo kaming idamay dahil kaming mga PBBM supporter at mga Marcos loyalist, kami po ay talagang walang kondisyon na sumusuporta sa ating Pangulo. Lagi kong sinasabi dito sa ating programa, mamatay na ang mga bayarang vlogger. Kung sino man ang mga bayarang vlogger, mamatay na kayo. Nak ng teting kayo. Wala akong pakialam kahit sino tamaan sa sinasabi ko. Ginagawa ko ito dahil mahal ko si Pangulo. Ginagawa ko ito dahil naniniwala ko na siya ang pag-asa ng bayan. At nagagawa ko ito dahil sa ating mga manonood na sumusuporta sa aking programa. Dahil dyan, ang Facebook at YouTube, binabayaran ako. Walang ibang taong nagbabayad sa akin kung hindi ang Facebook at YouTube. Oh, sino ngayon ang bayaran? Sino ngayon ang sinungaling? Hindi pa ako galit dahil hindi ako pwedeng magalit. Pag ako'y nagalit, ako'y magbabayad ng 100,000 pesos. Kaya maraming salamat sa inyo mga tol.